Napakaraming modelo ng motor dito sa bansa. At bilang rider, aminin mo man o hindi, mapa-big brand man yan o gawang China, siguradong naiisip mo rin kung ano bang pakiramdam kung sasakyan mo sila. Sabi nga ni Sir Zach, kung mahilig kang magmotor, ang sarap nilang subukan lahat. Kahit san ka lumingon, walang duda, may Yamaha scooter kang makikita. Pag-usapan natin ang isa pang nakakatakam na scooter na gawa ng one of the best-selling scooter brands. Ito ang Yamaha Force. Ang pogi ng Aerox, di ba? At hindi rin matatawaran yung comfort na ipaparanas sa'yo ng Nmax. Yung dalawang scooter models na binanggit ko, minamata ng halos lahat ng gustong bumili ng motor. Pero alam mo ba na merong isang scooter na gawang Yamaha na tila kombinasyon ng Aerox at saka Nmax. Plus, may gulay board na naka-monoshock pa. Pero ipinagpapauna ko na, this scooter is exclusively made for the Taiwanese market. Oo, mga nilalang, mabibili lang to sa Taiwan. Arguably, the scooter capital of the world. Eh, hindi naman pala binibenta to sa Pinas eh. Bakit ko pa fini-feature sa channel ko? Wala lang. Gusto ko lang kayong takamin. Tsaka gusto kong sabayan nyo ko sa pagsasabing Yamaha Philippines. Baka naman. Napaka-pogi ng motor na to. Malakas talaga ang dating niya mula sa lahat ng angulo. Yung pwesto ng signal lights niya parang sa Nmax. Pero yung hulma ng headlight niya, may pagka-Aerox. Yung tail light medyo hawig sa Nmax 2020 na clueless pa rin tayo kung kailan nilalabas. Yung panel display, full digital LCD. At syempre, kumpleto rin sa indicators. Ito ang isa sa nagustuhan ko eh. Naked handlebar. Para sa akin, nakakadagdag yon sa sporty look niya. Gaya ng Aerox at Nmax, sa bandang harapan ng rider ang lagayan ng gasolina. So hindi na kailangan bumaba pag magpapakarga ka ng gasolina. Yung gas tank nito, nasa ilalim ng gulay board. Medyo spacious din yung bulsa niya, pero sa right hand side lang. Kasi kargahan ng gasolina yung nasa kaliwa. Spacious ang compartment ng scooter na to. Kasya ang full face helmet. Parang Aerox tsaka Nmax lang din, di ba? Yung mga gulong, kasukat ng sa Nmax. 13 inches ang diameter ng mags. Disc brake sa harap at disc brake din sa likod. At may tire hugger yung gulong niya sa likod. At dahil naka center shock siya, madaling linisan yung ilalim nito. Talagang malayo na ang narating ng Yamaha pagdating sa paghahatid sa atin ng mga talaga namang pumapatok na scooters. Maraming beses na nilang pinatunayan ang galing nila sa larangan ng technology and innovation. Sa ngayon, hindi available ang scooter na to sa Pinas. Pero malay naman natin, di ba? Yamaha Philippines. Baka naman. Naniniwala ako na kapag inilabas to sa Pinas, this liquid-cooled 155cc aggressive-looking scooter would definitely outsell most of the scooters that we have today. Kayo, anong impression nyo sa scooter na to? Comment lang kayo sa baba. Ako po si Iki, ito ang Ngarod TV, dahan-dahan lang sa pagmamaneho mga paps.